nanong malaki na. Ang dagal mo, Ruru. Ruru, tumabikin. Wait ka na, Ruru. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update ngayon sa social media. Ito po'y kumakalat ngayon at talagang trending na naman po at talagang pinag-uusapan. Ito po yung sinasabi ko kung bakit nga po ba mas marami pa rin po ang naniniwala sa relasyon nila Menggay at Nitisoy. May bagong show po ang sa GMA sina Kim at Chensa at si Pokwang, na kung saan napadaan po si Rabia o Rabina, mga kaaldab. Ito po yung sumali sa Miss Universe, mga kaaldab, na meron nga po raw isang contestant na ang pangalan ay Main Polkerson. Main ang pangalan. Pero imbis na congressman is spotted ang tinanong, si Richard Polkerson Jr. ang sinabi niya, kamusta na si Alden? Uy, andyan pala si Maine. Kamusta naman si Alden? Common sense na lang po. Ito yung sinasabi ko, yung totoo, na maraming celebrity rin po yung nakakaalam at nakakaintindi. Kaya nga po hindi gaano nagre-react yung iba kapag sinasabing congressman is spotted at Menggay. Alam po nila na hindi po totoo. Di po ba? Kasi showbiz, alam naman po nila sa showbiz, di po ba? Real talk, mga kaaldab. Sa mga baguhan pa lang po sa channel natin at sa mga hindi pa masyado gamay yung showbiz, totoo po, kahit may asawa ka na, kahit may anak ka na, kapag pumasok ka sa showbiz, lahat yan sasabihin mo, wala. Di po ba? Real talk. Tignan nyo yung interview ni Ogie Diaz kay Jerry Grabal. Di po ba? Na sinabi po nila kahit may asawa na si Jerry Grabal, sinabi niya single pa rin siya. Pero kasal na po siya. Ha? Real talk to, mga kaaldab. Pero bakit sinabi niya si single pa rin po siya? Ayan, sa showbiz ganun naman po eh. Pero alam po ng karamihan na may asawa na at may anak si Jerry Grabal. Real talk to. Ito'y base na rin po sa mga interview ni Ogie Diaz, mga kaaldab. Ako, mga kaaldab, sa dami na po na ng experience natin sa pagbibigay ng mga ganito, normal na lang po sa akin yan eh, yung mga ganyan. Kasi di po ba sinasabi ko, lagi ko nga po sinasabi, bakit hindi po nag-react yung mga bigating artista, yung mga masasabi nating kilala, yung babatiin si Congressman Spotted, si Menggay, wala eh. Kasi alam po nila yung katotohanan na hindi na po sila magre-react dahil alam nila showbiz lang po yon. Isa po ito sa rason at dahilan kung bakit po kampanting-kampante pa rin kami. Pero syempre, mga kaaldab, wala po tayo sa posisyon para mag-react, ha, mga kaaldab. Ang sa akin lang, kapag may mga ganyang update, kapag may mga ganyang trending, talagang maganda pakinggan at napakasarap naman po sa pandinig. Di po ba? Totoo naman po eh, kung nasaan po si Menggay, nandun din naman po si Richard Polkerson Jr. Yung kumakalat po ngayon na video, mga kaaldab, na kung saan sa Itbulaga na tumakas po sila Alden at si Menggay. Kung matatandaan nyo po yung kotse na minamaneho po ni Richard Polkerson Jr. At yung nagsundo nga po kay Menggay na kotse, same lang po, di po ba? Real talk to, mga kaaldab, same lang. Kaya nga po ako kampanting-kampante. Pero siyempre, hindi naman po pwede natin na idikit yun, sasabihin po kasi matagal na. Matagal na yun, Mr. Destiny, nagbago na. Yun po kasi yung binabanat nila sa atin, yung mga matatagal na. Pero nakikita at nakikita pa rin po natin eh. Di po ba? Kaya nga po ako, maganda yung mga nababalitaan ko. Maganda yung nakukuha nating impormasyon. Gaya nga po ng sinasabi nila na sana itong pag
October natapos na yung kontrata ni Alden. Kumbaga parang may gagawin na lang po siya, parang magiging player na lang po siya o gagawa na lang po siya yata ng kumbaga ng grupo ng mga player. Parang siya po yung magmamanage. Ito iba silang sa mga nakikita ko, mga ka-Aldaba. At tututok na lang po siya sa parang yung kay Doggy, parang ganun. Siya na lang po yung magmamanage ng ML. Pero hindi pa tayo sure, mga ka-Aldaba. Base lang ito sa mga balibalita na kumbaga hindi naman po siya totally magkukwit sa showbiz. Kumbaga tututok muna siya kung saan siya gusto, kung ano yung gustong gusto niya. Kasi kumbaga sabi nga po niya sa isang interview, medyo umiedad na nga po raw siya, kailangan niya nang gawin yung gusto niyang gawin habang bata pa po siya. Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Pero pag ang topic pinag-uusapan kay sa relationship, hindi po gano'n sumasagot si Alden. Yan po yung mas, yan po yung gustong gusto natin. Kapag iba yung nag-i-interview, hindi po siya sumasagot. Pero kapag si Nelson Canlas sa unang hirit, eh single yan. Di po ba? Matik na yan, mga ka-Aldab. Pero kapag iba, ibang mga network na hindi naman po kapuso, hindi niya ganun sinasagot. Sabihin niya private. Kumbaga, o kumbaga binabago niya, wag muna yan kasi masyadong complicated, etc. etc. Di po ba? Pero kapag sila Nelson Canlas, Lars Santiago, eh talagang magsasalita si Alden. Siyempre, GMA yun eh, di po ba? Tsaka kasama sa script yung script, o sabihin natin scripted na yung mga tanong. Real talk to, mga ka-Aldab. Kaya nga po, mga ka-Aldab, natutuwa ko sa mga ganyang balibalita na umaayon po talaga sa atin. Pero siyempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Wala po ko, kumbaga, yung tipong, alam nyo na, yung pinupunto natin. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para persahin yung mga netizen, yung mga true-blooded Aldab Nation, na kumbaga, ipagpatuloy pa rin po nyo yung pagbo-boycott. Wala po, never ko pong pinabo-boycott, o never po ako nagbo-boycott na sinasabi sa mga teleserye ni Alden. Ang sa akin nga lang po, mga ka-Aldab, gusto ko lang updated kayo. Hindi naman po pinapakita ko itong video na to pagpo-promote na, pinapakita ko lang po kung nasaan si Alden at kung ano nga po ba yung ganap kay Richard Polkerson Jr. Doon na lang po kasi masaya na ako, lalo na po yung mga mamis, mga titas na dumadaan po sa channel natin na natutuwa. Mr. Destiny, masaya ako dahil nabibigyan mo kami ng mga update, nabibigyan mo kami ng mga kaganapan na gusto naming malaman. Yun lang naman po eh. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Comment na lang po kayo, mga ka-Aldab.